Mahigit 150 residente ng barangay Niayos, Kalintaan, Occidental, Mindoro ang pinaglingkuran sa Medical Mission and Feeding Program na hatid ng Adventist Community Services. Nakatuwang ng ACS sa nasabing outreach program ang Adventist Women's and Health Ministries. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Joshua Raven Gonzalez. Isang feeding program at medical mission ang naging handog ng Adventist Community Services, katuwang ang Women's Ministries at Health Ministries dito sa Niayos 1, Kalintaan, Occidental, Mindoro, ngayong 12 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Mahigit 150 mga residente ng Niayos, bata at matanda ang napaglingkuran ng isinagawang medical mission. Dito nagkaroon ng check-up at pamimigay ng mga libreng gamot. Pasasalamat naman ang sambit ng mga kababayan roon. Nagpapasalamat po ako sa mission ito ngayon at kami po ay nabigyan ng gamot para sa aking mga apo, yung mga sakit. Malaking tulong po ito sa amin kasi nga po wala kaming pambili ng gamot. Maraming salamat po sa naitulong ninyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mahigit 100 kababaihan kasama ang ilang mga kalalakihan ng area ng Occidental Mindoro. Sa pangunguna ni Sister Miriam Esteban, ang Occidental Mindoro Women's Ministries Leader. Ito po ang aming last project ng area women at nagpasalamat po ako na buong suporta talaga ang ibinigay. At saka dito ay hindi lamang po medical mission, feeding program, mayroon din tayong spiritual. Kung gusto nilang mag-seek ng advice sa ating mga pastor na nagbigay na spiritual advice. Salamat kami talaga sa Panginoong Diyos na naisatuparan ng aming huling salbo sa taong ito. Sana ay loobin ng Panginoong Diyos na kami po ay magkakaroon pa rin ng mas maraming mga makabuluhang proyekto Area Women Ministry sa susunod na taon. At alam ko naman na ito'y magtatagumpay dahil ang ating mga kababaihan talaga naman napaka-aktibo. Tunay na sa ganitong gawain, hindi lamang ang mga napaglingkuran ang nakakatanggap ng pagpapala, kundi pati na rin ang mga naglilingkod dito. Kami, ako sa sarili ko, natutuwa kasi ang gawain ito ay yung maglingkod sa kapwa at magyaga ng feeding, gaya ng liba sa pre-medical check-up, marami tayong matutulungan. Meron doon na natutuwa pagkatapos nabigyan ng goods, mapanalangin, mabigyan ng verse sa Bible, tapos maawitan, ay nakakatuwa sila na nagpasalamat sila na sila daw binigyan na ng regalo, may panalangin pa at may awit. Kaya sa experience ko bilang sa women's, ay natuwa ako talaga sa gawain ito. At ito ay siguro hanggang kaya ko maglakad, kaya magdalaw, ay sama ako sa gawain. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Joshua Raven Gonzalez, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.